Okay, so ayun na nga. Ito yung papansin nyo, medyo umiiyak na yung storage natin kasi puno. Kaya kailangan natin ng additional hard drive. Pero wala pa. So anyway, so ito na nga, nag-download rin ako nung nasa na yun. Yan. So na-extract ko na yan. Ito yung file. Lalagay natin ngayon sa Rufus. Ito yung 256 na variant coming from Lightgun. Ayan yun. Ayan yung pangalan. So, try natin. Select. Games. Yan. Okay, so start natin. Yung pag-extract pala ng files, nakikita niyan kung gaano karami yan. Umabot pa ng 100 o 100 plus nga. 213 actually na files yung pag-extract niyan para maging ganito is umabot din ako more or less 30 minutes. Yun lang, share ko lang. Anyway, so yan, format lang natin and then lalagay natin to sa Steam Deck. So ngayon, yung nakalagay is yung 1 tera which is maraming sobrang dami ng games, parang yun nga 44,000, 45,000 games. Check ko lang kung anong laman ito para mapakita ko na rin sa inyo. Kasi may mga nagtatanong kung meron ba 256 or yung 512. So, ito na yun. Pero walang 512 eh. Unfortunately, ang available sa kanya is 25, dalawang 256. Yung kay Retro Game, tsaka itong Lightgun, at tsaka itong 1TB yung naka-install sa akin. Anyway, antay lang natin na ito matapos. Medyo matagal lang ito ng onti. Pansin nyo yung writing image. Kasi ito yung A1. So, anyway, antayin nila natin, balikan natin pagkatapos. Pakita ko na rin sa inyo kung swap and plug and play lang naman yan eh. Ayun, sige, mamayan lang. Okay, so ayun na nga. Natapos na mag-transfer or mag-configure itong sa Batocera. Ang issue ko lang is umabot siguro mga 3 hours, 3 hours to 30 minutes. Hindi ko napansin kasi nakatulugan ko dahil sobrang tagal. Pero same lang to nang ginamit ko. Gumamit tayo ng ng adapter. Pero same adapter to yung gamit ko sa A2. Yung sa 1TB natin. Pero kasi ito yung A1. Yan o. Oops. Yun. So medyo matagal. At gagawin ko saan? Itatry ko nung iba. Rekta. Kaso medyo kumakain ng oras. Na lipat naman. Anyway. So ito na nga. Wait lang. I-load lang muna natin. So pakita ko lang sa inyo kung meron kayong working Batocera like nung ito, ayun na salpak yung 1TB natin. Load natin. So pwede lang sa mga ganitong kind of sa mga Batocera na system, plug and play lang naman 'yan. Of course, yung setup mo kailangan configure pag nalagay na natin. Anyway, so yan na. Ito yung 1TB natin, pakita ko sa inyo. Napakita ko na 'to nakaraan pero pakita ko na lang ulit. Okay. So, tapos, wait, zoom out natin onte. May nagtanong nito, baka lang di rin alam nung sa iba, just in case. So, napadaan ka dito. Halimbawa, nag-start ka ng game na yan, paano mo ibabalik dun sa system na hindi mo na kailangan mag-restart? Ito lang. Itong taas, itong left and right side, pindutin mo lang para bumalik. Yun, babalik ka na. Yun lang. Tapos, ito na nga. Ito yung 1TB natin. System settings, information, ayun o. Yung 36, blah, blah, blah. So, ito yung 1TB natin. So, shutdown natin ito ngayon. Lalagay natin yung 256 na galing kay Light. Shutdown. Okay. Yun nga, medyo hassle. Pero, ayun o, 3.0 rin yan, no? 3.1 or 3.0. Pero, dapat ganun rin. Pero, anyway. Okay, so once nag-shutdown, tanggalin lang natin. So, ito yung 1TB natin. Ayan. 1TB na A2. Oops. Tapos, ito lalagay natin yung A1. So, yun lang. Kung mag-A1 kayo, medyo hassle sa transfer time. Pero, pag nasa laro na, hindi na ganun karamdam. Although, meron slight difference pag load and all. Yun lang. So, anyway, ito na. So, load natin. Tapos yun nga, kasi yung mga
zoom natin para mas maganda yung itsura. Tapos yun nga, yung mga A2 ngayon na, hindi lang A2, yung mga SD cards ngayon, actually nagmura na sila. So, mag siguro kung kaya nyo mag-spend ng medyo mas mataas sa budget nyo ng onte, or ipunin nyo na lang para alam nyo yun, mas maganda. Ewan ko, para sa akin, mas recommended ko itong A2. Hindi naman kailangan yung Extreme Pro. Itong Extreme lang na A2, okay na to. Okay, so kailangan lang natin siyang i-patch. Teka lang. Kasi nagpalit yata, so kailangan ko lang ulitin. Baka hindi nabasa. Okay, so sakto. Since lumabas na to, pakita ko na lang din sa inyo kung paano ayusin. Pagka ganyan, i-shutdown nyo. Shutdown. Okay. Sige, hintayin natin mag-shutdown. After nyan, mag... Medyo matagal eh. So, pag nag-shutdown... Ayun pa shutdown. Okay, so pag nag-shutdown, press nyo lang itong yung plus sign o yung volume up. Tapos power, isang beses para lang mag-turn on. So, pag nag-turn on, yan, bitaw. So, nandito na tayo sa... Punta tayo sa boot from file. Tapos yung pinakauna. Tapos EFI. Steam OS, tapos steamcl.efi. So parang inayos nilang ulit yung boot sequence. Yan, hintay lang tayo ulit. Pagkatapos nyan, mag-load yan sa Steam OS and then restart, okay nyan. Dapat, kung wala. Pero wala naman update yung Steam OS eh. So, di ko sure kung... Anyway, tingnan natin. Okay, so yun na, shutdown natin. Tapos, natin buksan ulit. Okay. Wait lang. Ayusin ko lang. Hindi ko alam kung ba't di niya binabasa. Check ko muna tong USB, tong SD card kung nababasa sa ano, sa PC. Wait lang. Okay. So, hindi siya nababasa. Hindi ko alam kung napansin nyo. 64 gig pala yun. Ito yun. Wait lang. So yan. Napagpalit ko pala. So ito yung 64 gig. 64 gig. So hindi ito yung kailangan natin. Dito natin na image. So, sa 512 yan. Okay. So lalagay natin ulit. And then try natin. Hindi ko magana. Oops. So, sige. Restart natin ulit. Kasi doon nakalagay, no? Kasalanan ng SD card yun. Okay. Yun, so pumasok na agad. Hindi ko sure kung kailangan pa natin nung ano, nung pag configure nung boot sequence, pero anyway. So ito na nga yung ano, ito na nga yung 512. Ito again yung 1TB. Yan. So baka naduling na naman tayo sa paglagay. Okay. So naka version 36 na rin naman siya. Okay. So meron siyang Wii. Marami rin. May 3 do, may ports, imports yung normal na nakalagay pa. Ay, hindi. Oh, pares lang. Okay. So, may PlayStation ba? Vital Enforcers, parang. Medyo onti siya ng ano, syempre, dahil na. Pero maganda yung ano niya, yung UI niya, kasi nakalakita kung ilang players. Hindi ko alam kung ano to. Wait, anong UI ito? Retrobat. Okay. Dreamcast. Okay, may PlayStation.
Ah, okay. So, wala lang siya ng switch. Pero Wii. Oops. Check natin yung Wii. Ang dami naman ng Wii. Sige, try natin sa play. Sige, ano na lang. Sa Wii. May Zelda ba dito? Oops. Zelda. So, yung pag-search pala dito is X tapos Z. Zelda. Ah, walang Zelda. So, punta tayo sa all games. Ah, walang Zelda eh. So, iba na lang testingin natin. Sige, kung ano meron sa PlayStation mo. Time Crisis. Okay, sige, Time Crisis. So again, wala akong binago settings ha. As in yung file nila na nakalagay dun sa site at dinownload ko. Medyo pangit. Ah, kala ko yun na yun eh. Yun nga, so dinownload ko lang recta from site. Tapos in-extract ko lang yung file gamit yung Rufus papunta dito. So check natin kung gagana out of yun. Alam mo yun, transfer lang. So mukhang gumagana naman siya. Yata, ayaw na mag-start eh. Ano ba start ng ano? PlayStation. Ay, wait lang. May lumabas sa cursor eh. Ah, meron na yun. Kita nyo ba? Ayun, yun o. Wag to. Hindi ko alam. Hindi ko ano yung cursor. Iba na lang. Wait. Judge Dredd? Ano yan? Iba na lang. Again, Nintendo. Super Nintendo. Medyo hindi ko kilala yung mga games na nakalagay. Mega Drive. Favorites, wala. Arcade Classics. Uy, Duck Hunt. Duck Hunt, ito na yan. To. Hindi yun ako. Huh? Ay. Ako, ano? Ano ba ba rin? Yun lang. Hindi tayo makakabaril. Pero di, nag-nag-nag-nag na yung controls niya. Kita niya ba? Ayan. So, nag-nag na yung controls niya. Pero, yun nga. Anyway, so, yun na. So, out of the box, kailangan mo lang ng configure ng onte. Hindi katulad nung isa talagang nakasetup na. Naka-script na rin naman halos lahat ng games. Ano to? Sega. Konti lang din eh. Hindi ganun ka ano. Anyway, babalik na ako doon sa ano ko sa isa kong SD card. So yun nga, kung itong gagamitin nyo, siguro para sa akin ha, kung gusto nyo lang may laro na agad, pwede nyo naman direkta dito. If not, then I suggest or eto mas recommended shutdown ko na. Shutdown ko lang para palitan ko ng isang SD card. Or yun nga, I suggest na download nyo lang Batocera, tapos compile kayo ng mga trip nyong laro, then tsaka nyo i-port sa Batocera. Mas maganda yun kaysa dito sa Lite kasi, alam mo yun, hindi siya ganun kadami yung games at the same time. Ewan ko, medyo kakaiba yung games niya. Nag-shutdown na ba? Yun, so medyo iba yung games niya, so babalik na tayo dito. Tapos, meron pang isa. Ewan ko kung tatry ko, baka hindi na siguro. Maglalagay na lang mga paborito ko ditong game sa kabilang SD card. Yun, so, dito na natin tatapusin. So, natry na natin. Ewan ko kung gusto nyo para try. Wala namang problema, pwede nyo download yun. Mas maliit na file, pero then again, suggest ko na
gawa na lang kayo from scratch kung medyo mas maliit-liit yung SD card nyo. So, pero kung may 1 tera kayo, kunin nyo yung kay ano, yung, kalimutan ko eh. Basta yung isang 1 tera, tatlo yun eh. Okay? So, yun lang. Sige na. Bye-bye. So, yun, habol ko lang. Ito na. Ito yun. Tapos, i-delete ko na yung halos 600, 700 gig. Oh, totoo na to. Sige na. Bye-bye na.